And magandang gabi. Nasa Warner Estate ako. Ha? Miss Jam, paano mo... Pasensya na kung pumunta ako. Pero importante lang po talaga. Pwede bang pakisabi kay Mr. Shi na hinihintay ko siya rito? Sana maramdaman niya na sincere talaga ako at mapagbigyan niya ako. Makinig ka. Maghintay ka na lang muna. Subukan kong kausapin si Mr. Shi. Pero di ko may papangakong haharapin ka niya. May posibilidad na wala ka mapapala. Alam ko. Ganun pa man, maraming salamat sa'yo. Inorganize ni Guanji yung banquet at pinapunta ang lahat para kumain at uminom. Baka hindi naman ganun. Ah, balita ko si Yuyu. Nirecruit pa ng Guan Capital mula sa ibang bansa. Professor siya sa university. Guan Capital lang ang kukuha sa kanya bilang consultant. Nakita ko rin ang anak ni Shi rito. Hindi maaasahan ang anak ni Shi Wanguang. Noong mga panahong may problema ang Mingyu, nagsarili pa siya. Kaya si Shi Wanguang, ipinagkatiwala na lang ang kumpanya sa manugang niya. Grabe talaga. Sa tingin ko, ang mga binata ng pamilyang Guan at Shi, mga ambisyoso, ay kinuha pa silang profesor. Mukhang may pinaplano silang malaki. Yung isa mahihain, yung isa puro party. Ano naman ang magagawa nila? Eh, di magpayabangan. Late na naman ba si Guanji? Ha? Ah, sabi niya naipit siya sa traffic pero malapit na rin siya. May kailangan ka pa ba? Si Miss Jiang ng financial introduce. Sabi niya maghihintay siya. Sana rin mapagbigyan mo siya na may interview ka ngayong gabi. Jiang Shui? Di ba sabi ko kausapin mo siya? Kinausap ko siya. Pero ang sabi niya, kung hindi matutuloy ang interview, walang cover story ang next issue. Hindi ko alam kung paano niya nalaman na narito kayo. May meeting ako bukas sa Leon Technology, kaya wala akong oras para sa interview ngayon. Dahil nandito siya, baka hindi pa siya kumakain. Dalan mo siya ng pagkain at ipahatid mo na rin siya. Walang taxi rito. Yes, sir. Graduate siya ng Harvard University. Dual PhD sa Economics at Finance sa Cambridge University. Professor sa University of Finance and Economics. Ang ganda ng resume niya. Salamat. You're welcome. Excuse me. Ikaw ba si Professor Yuyu? Teka, kilala mo ako? Nabasa ko kasi ang ilan sa mga sinulat mo. Fintech, technology-driven financial innovation. Hindi lang nakaka-apekto sa macroeconomy. May potential din ito na mabago nito ang mga buhay natin. Malapit ang loob ko sa larangan na to dahil mahalaga ito sa buhay natin araw-araw. Tama ka. Kaya nga yun ang pinili kong research direction. Alam mo noon kasi, masyadong mataas ang konsepto ng finance at capital. Pero ngayon, inaalam natin kung paano ba at hanggang saan ito mababago ang buhay natin. Kung may pagkakataon ako, gusto kong bumalik sa alma mater at umatin sa lecture mo, Professor Yu. Huh? Doon ka rin pala graduate? Oo. Sa financial introduce ako ngayon bilang journalist. Hmm. Professor Yu, pwede ba kitang i-add sa Mr. Shi, ano yun? Scan ko na. Sige. Siya si... Jiang Shui ng financial introduce. Tapos na. Jiang Shui, journalist ang ilalagay ko rito. Salamat. Jiang Shui. Ang nagwagi sa Person of the Year interview ay ang nagsulat na Chu Ching Guo at ang matinding labanan sa pananalapi ay si Jiang Shui! Thank you.
Pasensya na talaga, late na ako dumating. Guanji, tagal na natin hindi nangangabayo. Pasensya na talaga. Ang balita ko kasi, nasa Chonghai ka raw. Nakabalik na ako. Kung ganun, magkita na lang tayo bukas. Sa pagkakaalam ko, hindi bukas sa media ang banquet na to. Ah, tama. May hinihintay kasi ako na interviewee. Mahalaga ang trabaho, ganun din ang health mo. Mukhang hindi maganda ang pakiramdam mo. Ah, wala to. Iinom lang ako ng gamot. Mauna na kami sa loob. Sige. Kailangan ko nang umalis. Sige. Pumasok na tayo. Sorry, Miss Jiang. Hindi talaga pwede si Mr. Shi. Gagawa ako ng paraan para may interview mo siya na mas maaga. Siguradong gutom ka na. Kumain ka na lang muna. Ipapahatid na lang kita. Huwag na. May sundo ako. Malapit na yun eh. Kahit ipakita mo lang sana ang mukha mo. Masaya akong makita kayo. Ganun din yung Mr. Jiang. Para sa tagumpay. Hello, Professor Yu. Maligayang pagbabalik. Hello, Mr. Shi. Salamat. Nabasa ko ang research mo sa epekto ng financial constraints sa financing behavior ng mga kumpanya. Naiiba sa domestic perspectives. Nung nakaraang taon pa yon, medyo mahaba yon. Nagbago na ang pananaw ko ngayon. Anggapin ang pagbabago. Masaya akong kinuha ka ni Guanji. Marami kaming pagkakataong humingi ng payo sa'yo. Sobra naman yon. Walang limitasyon ng Yun Swang. Magtulungan tayo. Nga pala, binasa ko kanina ang Zhu Xingguo at ang matinding labanan sa pananalapi. Matalas ang pananaw, magandang pagkakasulat at nakaka-inspire. Baka gusto mo ring basahin kapag may oras ka. Medyo naaalala ko nga yun. Mahusay ang sumulat. Cheers. Ladies and gentlemen, attention please. Nagtipon tayo rito ngayon. Dahil matagal na kayong kaibigan ng Guan Capital. Ngayong gabi, inihanda ko ang banquet na ito bilang pasasalamat sa inyong kooperasyon. Kasabay nito, gusto kong ipakilala ang bagong kaibigan. Ang aming strategic advisor, Mr. Yu Yu, isang finance professor. Salamat. Enjoy kayo. Hayaan nyo ipakilala kung hindi na kailangan. Kailangan. Yu Yu, alam mo bang noon ka pa yung gusto makilala? Teka, hindi ko pa siya nakitang naging ganyan kahit sa mga babae. Totoo ba yan?